Hello mga ka-farmers! Welcome back sa ating channel! For today's video mga ka-farmers ay magbibigay po ako ng update sa aming babuyan after po na maibenta yung lahat naming mga fatteners dahil po sa ASF. Pero bago yan, para sa ating mga ka-farmers na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa ating mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Shout out po mga ka-farmers kay Marvin Ga at kay Don Sol Kapigi Vlog. Kumusta po kayo? So for today's video mga ka-farmers ay ibabalita ko po sa inyo itong update sa ating babuyan. Unti-unti na po tayo naka-recover mga ka-farmers at naiisip natin na kung meron mang nawawala ay meron ding papasok. So sa ngayon mga ka-farmers ay tatlo na lang yung naiwan sa aking mga inahin. Mga buntis po sila mga ka-farmers. Halos po lahat ng mga baboy dito sa aming kapitbahay mga ka-farmers, kung hindi po namatay sa sakit, ay naibenta po ng murang-mura. So wala pong nag-iwan dito ng mga baboy ngayon mga ka-farmers. So itong sa amin, yung sinisave namin ngayon ay itong mga inahin. Manganganak kasi sila mga first week of November. So, ito yung gagawin na naman natin panimula mga ka-farmers. Yung mga fatteners ko na nasa 38 to 40 plus kilos ay naibenta po sila. Silang siya mga ka-farmers ay naibenta ko lang po ng mga 30 plus. So, ganun po kamura mga ka-farmers. Then, kung sa expenses po ang pag-uusapan, kung sa feeds lang po ay nakukuha po natin yung kunan sa feeds. Pero yung gastos natin sa mga BA kahit na sarili produce lang po namin, hindi po yun nakukuha mga ka-farmers. Then yung sa labor, hindi rin, pati yung sa mga electricity, sa tubig, sa mga vitamins at gamot, hindi po natin yun nakukuha mga ka-farmers. So meaning to say, nalulugi po tayo that time. Then the same po sa aming fatteners na yung panglitsune na nasa 25 to 30 kilos, 25,000 lang po yung benta natin doon. So the same, yung sa feeds na naibabayad natin, nakuha natin yun, naibabalik natin. Pero yung sa mga gamot, vitamins, purga, labor, BA, water, and electricity, hindi po natin yun nakukuha mga ka-farmer. So lugi po talaga tayo doon. Pero ang iniisip na lang po namin mga ka-farmers, mas mabuti na po yung na-dispose namin ng maaga na meron pa kaming kaunting na ibabalik mga ka-farmers compared sa mamamatay sa sakit. So talagang quits na po talaga mga ka-farmers kapag namamatay po sa sakit ang ating mga alaga. So sa ngayon, focus na lang po muna ako sa tatlong inahin natin na buntis. I hope na makakabawi din kami mga ka-farmers. At sana sa panahon na manganak sila, marami po yung maghahanap ng mga biik para makapagsimula ulit, para makapresyo naman tayo ng tama sa ating mga biik mga ka-farmers. So, I pray na dito kami makakabawi. So, ngayon mga ka-farmers, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang dapat gawin kung ang inyong lugar ay merong case ng ASF. Ito po ay base sa karanasan namin mga ka-farmers. Yung unang ginagawa namin mga ka-farmers, palagi po tayong naglilinis ng kulungan. Kahit naman siguro sino sa atin dito mga ka-farmers, kapag nag-aalaga tayo ng baboy, iniisip talaga natin na panatiling malinis yung kulungan natin. Then, ikalawang mga ka-farmers, dapat di tayo basta-basta nagpapasok ng mga tao sa ating babuyan. Dapat strict po tayo mga ka-farmers para sa mga taong pumapasok at tumitingin sa ating mga baboy. Ikatlo mga ka-farmers, dapat palagi po tayong nag-disinfect. Kami dito mga ka-farmers, palagi po kaming nag-disinfect. Yung ginagamit namin na pang-disinfect mga ka-farmers ay sabon, Zonrox,
At yung pinakamaganda talagang disinfectant mga ka-farmers na wala talagang langaw at lamok na papasok sa ating babuyan ay ang krodo. Sa makikita nyo mga ka-farmers, open lang po yung babuyan namin. Hindi ako naglalagay ng mga net dyan mga ka-farmers. Walang net na nakapaligid. Pero sinubukan po pong mag-spray ng krodo everyday mga ka-farmers sa mga sahig, sa dingding, pati sa mga baboy mga ka-farmers, as in wala po talagang langaw at lamok na lumalapit sa ating mga baboy. So masasabi ko talaga na effective siya. Ito kasing langaw at lamok mga ka-farmers, sila ang number one na carriers ng mga sakit. So dapat hindi sila makadapo sa mga baboy natin. So effective po talaga ang krudo mga ka-farmers pag ganito. Nasubukan po talaga yan. Kada hapon po ako nag-spray ng krudo mga ka-farmers para at least yung mga lamok, hindi sila lalapit sa baboy namin. Then, inobserbahan ko siya, pumunta ako dito ng gabi, totoo po mga ka-farmers, wala pong lamok na dumadapo sa aming mga baboy. Sa ngayon, yung pinoprotektahan kasi namin ay itong mga tatlong inahin na buntis dahil dito tayo makapagsimula ulit mga ka-farmers. Then, yung pang-last na may payo ko po mga ka-farmers, kapag ang inyong lugar ay may kaso ng ASF, ay dapat ibenta nyo po ang dapat na maibenta mga ka-farmers. Dahil kapag isusugal nyo yan, lalo na yung mga fatty nurse natin, pag meron kayong isang baboy na nagkakasakit mga ka-farmers, for sure, mag-transmit po yan. So, mahahawa po yung ibang mga baboy natin. Kahit na ano pang gawin natin mga ka-farmers na mga prevention, basta merong isang baboy tayo na nagkakasakit, mahahawa po talaga sila. So, like sa ginagawa namin mga ka-farmers, dahil meron pa namang maibenta, ibibenta po. Dahil iisipin na lang natin na kung nalulugi tayo ngayon, makakabawi tayo next time kaysa lahat po talaga mga ka-farmers mawawala sa atin. So at least kami merong nakukuha yung sa side sa feeds mga ka-farmers. So okay na lang po yun. Pero mga ka-farmers, depende po yan sa inyo. Itong binabahagi ko po sa inyo ay base po ito sa karanasan namin. Pero kung gusto nyo talaga na ayaw nyo ibenta ng mura, of course, tayong magbababoy, goal talaga natin na may benta ng mahal ang ating mga baboy. So, depende na po yan sa inyo mga ka-farmers kung saan nyo gusto. Basta yung sa amin, well, meron pa kaming makukuha mga ka-farmers, kinukuha po namin. So, binibenta po namin kahit na sa feeds lang po muna mga ka-farmers. Itong tatlong inahin ko, sa nasasabi ko kanina, hindi ko sila binibenta dahil buntis sila. Lima sana yung inahin ko mga ka-farmers, yung dalawa, since matagal naman na hindi sila nag-hit, ibinibenta ko po. Mura lang din yung benta ko sa kanila, yung isa 5,000 at saka yung isa is 4,000. And sabi ko, okay na lang na ibenta ko sila dahil papalitan ko po mga ka-farmers ng mas magandang breed. So, pag okay na yung panahon dito mga ka-farmers, kukuha ulit ako ng ibang breed ng mga baboy. So, yun po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat nadiskarte at masipag upang matagumpay sa ating negosyo. Sa kapuko kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit anong hayop na pwede mapakitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.